hindi pa siya pwedeng mamatay. Oh, Diyos ko! Uminahon ka, Jorge Luis. Bakit, Ricardo? Bakit tinatay si Diana? Wala nakakaalam. Tumakas yung lalaking bumaril sa kanya. Hinabol siya ng mga driver na mga bisita, pero hindi pa rin siya naabutan. Bakit niya ginawa to? Sino ba siya, Ricardo? Baka si Elias Carillo ang gumawa nito. Siya ang dating nobyo ni Diana, pero hindi pa rin niya matanggap na naghiwalay na sila. At nagpakasal si Diana sa'yo. Kasalanan niya ito. Pinatay niya si Diana. Hindi maaari. Hindi siya pwedeng mamatay. Idilat mo ang mga mata mo, pakiusap. Huwag mo akong iwan, mahal ko. Araw-araw kang umuwi ng lasing. Hindi ka man lang namin makausap. Buti naman ngayon, hindi ka umuwi ng lasing. Medyo respeto naman, ha? Sige na. Anong balak mong gawin dun sa sinasabi ko tungkol sa juvenile board? Pag nandyan na, pupunta ako. Akong bahala sa kapatid mo. Tandaan nyo, wag na wag kayong uuwi ng nakainom noon, Papa. Dapat maayos ang pag-iisip mo pag pumunta ka ron, kundi lalala ang sitwasyon. Alam mo kung magsalita ka, parang hindi ko kayang uminom kahit isang araw man lang, Maria Mercedes. Bakit? Hindi ba yung totoo, Papa? Tama na, aba. Konting respeto naman. Oh, tama ka na, Meche. Pero pangako, magpapakatino ako para sa anak kong si Rosario. Nakausap ko na mga pulis. Nahanap na ba nila? Oo. Mga ilang minuto lang pagkatapos ng krimen. Mabuti. Dapat sa kanya mabulok sa kulungan. Naparusahan na siya, Jorge Luis. Patay na rin siya. Paano? Nung tumakas siya sakay ng kotse, tumawid siya sa rilis at nabundol ng tren ang kotse niya. Diyos ko naman. Lumabas na muna tayo, Jorge Luis. Halika na. Ayoko mawalay sa kanya, Ricardo. Dito lang ako sa tabi niya. Palagi. Kaya mo yan, Jorge Luis. Hindi niya gugusto yung makita ka ng ganyan. Wala na akong halaga, Ricardo. Dahil wala na siya. Tingnan mo siya, Mama. Ang hirap ng kalooban niya. Doble ang paghihirap niya. Sa puso at sa material na bagay. Akala ko nakaligtas na siya, pero hindi pa pala. Dahil babalik siya sa impyerno para maging sunod-sunuran sa halimaw na walang modo. Ay, Diyos ko naman, Mama. Huwag niyo namang tawagin ang kasamaan. Pakiusap. Hindi tayo nilulubayan ng demonyo, Digna. Kasama natin siya. Si Santiago del Olmo ang demonyo. Diyos lang ang may alam kung hanggang kailan tayo magturusa. Ang sarap sa pakiramdam na walang umaaligid na masamang espiritu ng tiya ko at ng mga anak niya. Masaya siya. Nagpakasal ang anak niya sa mayamang eredera. Mr. Santiago, may tanong sa isip ko na hindi mabigyan ng kasagutan. Sa tingin mo ba masasagot ko yan, Cordelio? Oo. Masasagot po ninyo. Itanong mo na. Kung galito kayo sa pamilya ni Madam Malvina, bakit hindi niyo po sila paalisin? Dahil gusto ko silang pahirapan. Gusto ko lang marinig ang pambobola nila sa akin. Sir, pero... Akala nila magmamana sila. Kaya sunod-sunuran sila. Nahihirapan sila. At nagiging masaya ako ron. Masaya akong ipahiya sila. Malalim ang galit niyo. Hindi mo alam kung gaano katindi. Lalo na sa malditang si Malvina. Siguradong nilaso niya ng paunti-unti ang papa ko hanggang sa mamatay siya. Anak, paano ko babawasan ang kalungkutan mo? Wala, Mama. Sapat na ang pakikiramay mo sa tabi ko.
kasama kita rito. Nandito ko lagi para sa'yo. Punong-puno ka ng kalungkutan, Jorge Luis. Matagal kong mararamdaman ito, Mama. Baka umabot ng maraming taon bago ko makalimutan si Diana. Hindi ko na kayang magmahal ng iba. Sino yun, Iha? May lalaki nagpadala ng sabina mula sa juvenile board. Ang bilis naman. Ibig sabihin, mali ang iniisip ko. Hindi ito madali, Papa. Eh, kailan daw? Patingin. Sa makalawa na to, Papa. Alam mo, Cordelia, may naiisip akong plano para makapagiganti sa malditang si Malvina at sa mga anak niya kapag namatay na ako. Ano yun, sir? Hindi ko masasabi, Cordelia. Pero siguradong pag-uusapan yun ang lahat. Pero sa ngayon, habang hindi pa ako namamatay, paglalaroan ko muna sila. Ngayon, dalawa na lang silang natitira. Natutuwa akong binobola nila ako kahit na alam kong galit na galit sila sa akin. Para silang mga uwak na naghihintay ng kamatayan ko para makakain sila. Paano sila magbuhay ng ganon? Gusto nilang makuha ang lahat sa akin. Pero titiyakin ko masosorpresa sila ng husto, Cordelia. Hindi nila aasahan ang mangyayari.